atin ngayong dalawin, dalawit sambahin, siya ang Panginoon. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyariang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Gawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, minarapat mong ang iyong sambayanan ay masilayan ng huwarang pamumuhay at pangangaral ni na San Basilio at San Gregorio. Ipagkaloob mo sa aming kapakumbabaan ang iyong katotohan ng maasahan ay aming matutuhan at sa aming pag-ibig ito ay tapat naming magampanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, sino ang sinungaling? Hindi ba ang tumatangging si Jesus ang Kristo? Ito nga ang Antikristo, ang ayaw kumilala sa Ama at sa Anak. Ang di kumikilala sa Anak ay di rin kumikilala sa Ama. Kapag tinanggap ni numan ang Anak, pati ang Ama'y sa kanya. Pakaingatan ninyo ang inyong puso. Ang narinig ninyo sa simula pa, kung gawin ninyo ito, mananatili kayo sa Anak at sa Ama. At ito ang ipinangako sa atin ni Kristo. Buhay na walang hanggan. Ang isinulat ko sa inyo ay tungkol sa mga nagnanasang magligaw sa inyo. Ang Espiritu'y pinagkaloob na ni Kristo sa inyo, at habang siya'y nananatili sa inyo, hindi na kailangang turuan kayo ninuman. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo sa lahat ng bagay, at totoo ang itinuturo niya, hindi kasinungalingan. At tulad ng itinuro ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Kaya nga, mga anak, manatili kayo sa Kanya upang maging panatag ang ating loob sa muling pagparito niya at hindi tayo mahiya sa Kanya sa araw na iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas.
Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag sa harap ng mga bansay na hayag ang pagliligtas, ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit sa'y namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas, ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, iyong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Kahit sa'y namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Nung dati mga propeta, ngayon na may anak niya, ang sugo ng Diyos na Ama. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang suguin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang saserdote at levita upang itanong kung sino siya, sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niyang hindi siya ang Mesiyas. Kung gayoy, sino ka? Tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi po, tugon niya. Ikaw ba'y ang propetang inihintay namin? Sumagot siya, hindi po. Sino ka kung gayon? Tanong nila uli. Sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan, ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang propeta Isaias ang may sabi nito, ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseo. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbibinyag? Hindi pala naman ikaw ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta. Sumagot siya, ako'y nagbibinyag sa tubig, ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo nakikilala. Siya ang susunod sa akin, subalit hindi ako karapat-dapat magkalagman lamang ng tali ng kanyang panyapak. Ito'y nangyari sa Betania, sa ibayo ng Jordan, na pinagbibinyagan ni Juan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Sa araw pong ito ay pinagdiriwang po natin ang dalawang santo, si San Gregorio at San Basilio. At sila ay nagpahayag tungkol kay Jesus. Pinakilala nila sino si Jesus. Ipinakita nila sa tao, sa mga nais tumuklas, sa kanilang mga aral at turo, ipinakita si Jesus. Sa atin pong ebanghelyo, si Juan din po ay nagbigay kaalaman sa mga nagtanong sa kanya na hindi siya yung Mesiyas, hindi siya yung sentro. Maliwanag sa kanya na
hindi siya ang hinihintay. Kaya nung tinanong siya, sino ka? Ikaw ba yung Mesiyas? Ikaw ba si Elias? Ikaw ba yung propetang hinihintay namin? Ang sagot niya ay hindi. Nung tinanong siya, sino ka? Malinaw sa kanya yung misyon niya na siya ang maghahanda ng daraanan ng Panginoon. Hindi siya ang bida, hindi siya ang nasa taas. Alam niyang siya ay lingkod. Alam niya siya ang tagapaghanda ng daraanan ng Panginoon. At malinaw sa kanya yun. At malinaw din niya sinabi, may darating nga kasunod ko. Kahit ako'y hindi karapat-dapat magkalag ng kanyang panyapak. Sa kanyang mga sagot, sa kanyang mga turo, malinaw na gusto niyang ipakita si Jesus. Gusto niyang ipakilala sino si Jesus. Kaya maganda rin po no, sa atin bilang Kristiyano ngayon, kasabay po ng pagpasok natin sa mga araw ng nobinaryo natin para sa paghahanda sa kapistahan ng mahal na pong Jesus Nazareno, tayo din po ay umayakap sa isang misyon. At yan ang misyon na ipakita at ipakilala si Jesus sa ating buhay, sa ating pakikipag-ugnayan sa kapwa natin, sa ating debosyon. Si Jesus sana ang mangibabaw. Ang ating pananampalataya at ang ating debosyon sa mahal na pong Jesus Nazareno ang mas maging matingkad. Hindi yung sarili natin. Hindi yung sarili nating mukha. Hindi yung sarili nating mga ginawa mong sarili mo yung model. Model ng perla. Pero sana sa buhay natin, kahit sa ating mga gawain ng debosyon, si Jesus po ang mangibabaw. Kaya ito po yung ating misyon bilang Kristiyano. Ito po ang tawag sa atin bilang mga deboto na mahal na po ang Jesus Nazareno, na siya ang iangat, siya ang makita ng lahat, siya ang makita sa ating buhay, siya ang makita sa ating pagtrato sa kapwa natin. Kaya no, kay Juan, sa dalawang santong pinagdiriwang natin, kay San Basilio at San Gregorio, marinaw sa kanila na sila ay nariyan para ituro si Jesus, ipakilala si Jesus. Tayo din po sana bilang mga Kristiyano, yakapin din ang misyon na nag-uugat sa ating debosyon sa mahal na pong Jesus Nazareno, na ipakita siya, ipakilala siya, at ibahagi siya sa iba. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, initinuturing ni Juan Bautista ang kanyang sarili na hindi karapat-dapat sa tungkuling ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos. Sa kabila nito, tinutupad niya ang kanyang misyon sa diwa ng paglilingkod at kababaang loob. Taglay ang ganitong diwa, lumapit tayo sa Ama upang tulungan niya tayo sa ating mga pangangailangan. Ang ating itugon, banal na guro, lukuban nawa kami ng iyong espiritu. Banal na guro, lukuban nawa kami ng iyong espiritu. Ang mga lingkod na simbahan, naway tumupad sa kanilang tungkulin ng may pagpapakumbaba at kabutihang loob, manalangin tayo. Banal na guro, lukuban nawa kami ng iyong espiritu. Ang mga may katungkulan sa pamahalaan, naway magtaglay ng tapat na hangaring kumilos para sa kapakanan ng lahat ng mamamayan at hanapin ang ikabubuti ng lahat sa halip na unahin ang pansarili nilang kapakanan. Manalangin tayo. Banal na guro, lukuban nawa kami ng iyong espiritu. Ang mga magulang at guro, naway maging inspirasyon ng mga kabataan at mag-aaral na mahikayat sila
sa pagtitiyaga at pagsisikap sa pag-aaral sa kabila ng kahirapan at pagkabigo. Manalangin tayo. Banal na Guro, lukuban nawa kami ng iyong espiritu. Ang mga may sakit naway, magkaroon ng kapanatagan ng loob sa pamamagitan ng ating pagmamahal at pangangalaga. Manalangin tayo. Banal na Guro, lukuban nawa kami ng iyong espiritu. Ang mga namayapa na ay makatagpunawa ng kapayapaan at kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Banal na Guro, lukuban nawa kami ng iyong espiritu. Panginoon, sa pamamagitan ni San Juan, tinuturuan mo kaming maging mga abang lingkod. Loobin mo na matularan namin ang kanyang halimbawa upang makasalo kami sa iyong buhay sa kaharian kung saan ikaw ang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ako ay isang batang pastol na patungo sa Benen. May dala na maiaalay kay Jesus sa sabsaban. Tayo na sa Benen, tayo na sa Benen. At doon kay sarap magawitan sa tabi ng sabsaban. Tayo na sa Benen, tayo na sa Benen. At doon kay sarap magawitan sa tabi ng sabsaban. Magsitayo po ang lahat. Ama naming lumika, manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, ang paghahain namin ngayon, ngayong sina San Basilio at San Gregorio, ay kalugdan mo nawa. At bilang tugon sa kanyang itinuturong kaalaman, ikaw ngayon ay aming pinupuri at pinasasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong sina San Basilio at San Gregorio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa ng sasambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan,
Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman, na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namumuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw.
iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Savior is born in Bethlehem. He is the light of the world. He offers our lives for the glory of our King. Jesus Emmanuel is born on Christmas Day. For God so loved the world, He gave His only Son. Born of the Virgin Mary, King of Israel. A Savior is born in Bethlehem. He is the light of the world. We offer our lives for the glory of our King. Jesus Emmanuel is born on Christmas Day. Proclaim the good news to all. The child, Lord Jesus, is here. Peace on earth He brings. Glory
Savior is born in Bethlehem. He is the light of the world. We offer our lives for the glory of our King. Jesus Emmanuel is born on Christmas Day. Today we see the Son of God, the angels sing, on earth the skies proclaim, to the world the salvation he brings. Give thanks to the Lord and sing. A Savior is born in Bethlehem. He is the light of the world. We offer our lives for the glory of our King. Jesus Emmanuel is born on Christmas Day. Announcement. Ang lahat po ay inanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman, sa ating Healing Mass and Service sa darating na January 4, 2024, Huwebes sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. to 8 p.m. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng misa, wisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa bumubuhay na pagkaing si Kristo at pagturuan mo ng gurong si Kristo upang sa paggunita namin kay San Basilio at San Gregorio, kami matuto ng maaasahang katotohanan mo at sa pag-ibig ay magampanan namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno.
Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin.